So ayan guys, kung makikita nyo dito sa baba guys, may nakalagay na "Are you sure you want to submit this short-term member loan penalty condonation application?" So click natin yung submit. Wait lang natin guys. So medyo matagal siya guys. Ayan. Loading na. Kung makikita nyo dito guys, ayan, nandito yung ating note of approval. Ayan. Nakikita nyo na dito guys, installment term. Your application for the short-term membership penalty condonation program has been approved. So approved. It's Lynn's Tutorial Channel and welcome to my channel. For today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng loan penalty condonation online. So keep on watching guys. So ayan guys, dito guys kung makikita nyo, meron akong email galing guys sa sss.gov.ph. So bali guys, nag-start itong loan penalty condonation program is noong November 15, 2021 to February 14, 2022, pero guys nag-extend sila hanggang May 14, 2022 guys. So kaya meron tayong chance na mag-apply ng loan penalty sa ating SSS. So ayan guys, kung makikita nyo guys, ayan siya. Pwede nyo guys itong basahin para maintindihan nyo kung paano kayo mag-apply guys. Ayan siya. And then dito guys, i-click nyo lang dito yung www.sss.gov.ph guys. So ito yung lalabas niya. And then dito guys, i-click lang yung member and then mag-sign in kayo guys. Ito na guys yung lalabas niya guys. Bali ito yung aking SSS guys. Kung and then dito guys, punta tayo dito sa e-service and then hanapin natin yung apply for loan penalty condonation. Click yan guys. So ayan guys, kung makikita nyo guys, andito yung consolidated loan ko. So, 6,249.75. And then yung condonable penalty is 9,644.89 guys. Kung makikita nyo guys, andito, ito yung lahat ng statement ko. Andito yung principal ko. Bali, nakapag-loan ako noong 2011 pa guys. So sobrang tagal na, ngayon ko lang naisip na mag-apply guys ng condonation. So kung makikita nyo guys, ito 10,000 lang guys ang aking loan before 2011. So na ang naging interest niya guys is 6,249.75. And then yung condonable penalty niya guys is 9,644.89 guys. So bali guys, itong condonable penalty hindi na yan natin babayaran guys. Ang babayaran na lang natin yung principal plus yung interest, kaya naging 16,249.75 guys. So bali ito yung ating babayaran guys. Kung makikita nyo dito guys, may nakalagay na preferred term. Meron ditong one-time payment and then meron din naman ditong installment guys. Kung gusto nyo guys ng one-time payment, nandito guys yun, yung consolidated loan one-time payment. Makikita nyo guys, ito yung loan amount nga na 16,400
409.75 guys. And then yung June niya is the same pa rin. Tapos yung term in days, bali 30 days siya guys. So bali 1 month. Kung mag-a-apply kayo ngayon ng condonation guys, ang June niya is April 1 guys. And yun guys, and then itong condonation penalty guys, so wala na to. Dito na tayo ngayon kasi na-compute na nila guys yung principal at saka interest. Kaya naging 6,249.75 na lang guys. So ngayon guys, para sa akin, ang gusto ko kasi is installment. So dito guys, i-click natin yung installment. So ayan guys, dito guys sa installment, makikita nyo dito guys yung consolidated loan, 50% down payment. So bali guys, yung half ng 16,249.75 is 8,124.88 guys. So bali itong 8,000 na to guys is ito yung babayaran nyo in 30 days guys. And then yung 8,124.88, ito yung babayaran nyo guys in 6 months. So ang mangyayari guys, babayaran nyo tong 8,224 in 30 days. It means 1 month. So kung mag-start kayo ngayon, kung mag-apply tayo ngayon, so ang due date nya guys is April 1. So yun guys. And then after nyong bayaran itong 8,000 na to, so yung half ng 8,124, ang half niya in a month sa loob ng 6 months guys is 1,366.2. So bali after nyong bayaran itong 50% down payment, which is 8,224.88, and then magsisimula na kayo guys sa pagtapos nitong bayaran, dito na kayo magsisimula na kayo guys ng May guys 2022. So bali ang babayaran nyo monthly from start ng May is 1,366.02 start yan ng May guys, hanggang ang due date niya guys is June. And then yung ika 6 months niya guys is 11, so November. Ayun guys, ang babayaran nyo lang in a month is 1,300.66.02 sa loob ng 6 months guys, hanggang November 11 hanggang November 30 is 1,366.02 pa din guys. So kaya bali pumapatak yan within 6 months is 1,124.88. Balihin natin lang itong 8,000 guys sa 6 months. Kaya naging 1,366 guys. So and then kung makikita nyo guys, meron siyang interest rate PA 3%. Yung condonable penalty guys, wala na yan. Hindi natin yan babayaran. Kasi nabayaran na natin yung last na nagkano tayo down payment na 4,000, hinaf na niya kasi dapat is magiging 9,000 siya, so half ng 9,000 is 4,822. So yan na bali guys yung ating na condonable penalty, so hindi na natin yan babayaran guys. And then guys, andito naman yung term and condition. Andito lahat guys. Makikita niyo dito lahat ng term and condition. Kung gusto niyo guys na basahin, pwede naman basahin guys. Andito din yung promissory note. Ayan guys, kung makikita niyo guys, ito yung promissory note. Pwede niyo rin guys yan na basahin guys. And then yung disclosure statement. Andito rin guys, andito lahat ng inyong disclosure, lahat. Kung makikita nyo guys, ayan siya. Amortization, payment date and schedule, ayan siya guys, lahat. Interest, principal, so ayan, ito guys yung within
6 months na babayaran nyo, guys. And then, guys, after nito, guys, i-click na natin yung agree. So, ayan guys, kung makikita nyo dito sa baba guys, may nakalagay na "Are you sure you want to submit this short-term member loan penalty condonation application?" So, click natin yung submit. Wait lang natin guys. So, medyo matagal siya, guys. Ayan. Loading na. Kung makikita nyo dito, guys. Ayan, nandito yung ating note of approval. Ayan. Makikita nyo na dito, guys. Installment term. Your application for the short-term membership penalty condonation program has been approved. So, approved na yung ating yung penalty condonation guys. So kung makikita nyo dito guys, yung 50% magbabayad ako ng 8,124.88 centavos. So ito nga yun guys, before April 1. So ayan guys, and then yung 50% ng 8,000, yun yung installment ko guys. So, bali, mag-i-start ako ng, ayan, kung makikita nyo guys, from 6, so June, until November. Ang babayaran ko guys, a month is 1,300.66 guys. So, yun guys. And then, kung makikita nyo guys, ayan, basahin lang natin. Ayan na siya guys. Okay naman na siya. Penalty of 1% shall be charged. So, okay lang yan. So, ayan guys. And then, click natin yung confirm. So, ayan guys. Na-approvean na yung ating loan penalty condonation. Kasi guys, ang dapat na babayaran ko is umabot na siya guys ng 24,000. Eh, ang naging loan ko lang guys is 10,000. Ganun din siya kasi sobrang tagal na din naman. So, ayan guys, nandito na guys, nakalagay na dito, your short-term member loan penalty condonation application has been approved with the payment reference. So, ito guys, ang magiging reference ko. And take note, isulat nito guys, para kapag nag-pay kayo, ito yung gagamitin yung reference, guys. So, yun guys. Hoping may natutunan kayo sa aking tutorial. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, guys, para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching. Bye-bye!